Gusto bang malaman kung sino yung ka-text at ano ang message na natanggap ng partner mo? Ibig sabihin, magkakaroon ka ng kopya ng message sa bawat natanggap ng partner mo. O di kaya nalalaman ng partner mo kung sino ang iyong ka-text. Makikita mo kasi dito kung sino ang nagpapadala at ano ang message. Paalala lang, kung may tiwala ka naman sa partner mo, ay huwag mong gawin to sa kanya. At kung alam na ng partner mo ang iyong pinapanood, ay baka hindi mo alam na meron na pala sa cellphone mo nito. Check mo rin cellphone mo para maging aware ka kung naka-forward ang iyong message sa ibang number. I suggest na tapusin mo ang video na to para hindi ka sa isa na magtatanong kung anong gagawin at anong i-install. Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na. Pero bago ang lahat, kung gusto mo mong ganitong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. At pakisubscribe na rin sa aking YouTube channel, Brian Sides. Ayan, so kung mapapansin niyo, naka-blur yung pangalan ng application. So papakita ko na sa inyo kung paano siya i-set up. Then pagkatapos ma-install, open lang natin. Sabi dito na automatic po forward ng SMS. Pwede sa PC, phone number at saka email. Then i-check nilang tong box katabi ng agree to collect information about normal behavior. Then pagkatapos, pindutin lang tong okay. Then caution. So kayo nang bumasa dito. Then i-check nilang tong box sa baba na I'm aware of the possible risk. Then pindutin lang tong okay. Hindi nakalagay dito ay warning, most features in apps are free. Pindutin lang tong okay. Then, pupunta kayo dito sa to forward SMS or notification, touch the button to add filter. Then, pindutin lang tong plus sign. Then, pili ka dito ng gusto mong i-forward sa iyong number or email. So, incoming SMS, then outgoing SMS. So, yung outgoing SMS, po-forward niya sa'yo kung ano yung sasayin ng cellphone na to. Yung sa notification, pwede rin din incoming RCS. Pwede rin dito sa other filters yung SMS auto-reply. Then, pipiliin ko dito since gusto nating malaman yung nare-receive na message. Then, pipiliin yung incoming SMS. Then, where to send? So, dito na i-enter yung number or email na gagamitin mo para ma-forward yung nare-receive niyang message. Then, para ma-add, pinutin lang tong plus sign. Ayan, meron direct input, email or phone. So, pwede rin sa contacts. Kung nakasave yung number na pag-forwardan mo, pinutin lang tong from contacts, email and phone. Pero kung hindi nakasave, ay pinutin lang tong direct input or email phone. So, since nakasave yung number ko dito, kung saan ko gusto i-forward yung message, ang pipiliin ko ay from contacts, email and phone. Ayan, read contact, pinutin lang itong allow. Then, pinutin ulit itong allow. Ayan, then pupunta tayo dito sa contact. Pinutin lang natin yung number natin na gustong pag-forward ng message na ma-receive dito. So, ito yung number na pipiliin ko para maka-receive ng message. Then, pagkatapos, pinutin lang itong save sa taas. Then, warning. Then, pinutin lang itong okay. Then, send a test message to, would like to send a test message, then pwede rin. So, pinutin lang itong okay. Ayan, access battery optimization settings, then pinutin lang itong okay. Then, stop optimizing battery usage, pinutin lang itong allow. Ay, once na may ma-receive na message ang cellphone na to ay mag-forward sa number na nilagay natin. Plan ng application na to ay SMS forwarder. Install nyo lang. Then pagkatapos, open mo. Then sundan nyo lang kung paano ko siya sinet up kanina.